Hi guys! Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Lalong-lalo na dun sa mga coins.ph users natin dyan. For this video guys, ay gusto ko pong ituro sa inyo or i-share kung paano po mag-cash out dito kay coins.ph papuntang Palawan Express. Alright? Lalong-lalo na. In case na gusto nyo nang i-cash out yung inyong pera dito kay coins.ph. Tapos, let's say, wala kayong GCash, wala kayong Paymaya, tapos wala kayong banko. So, sa Palawan Express, pwede po nating i-cash out yan. Kaya naman sa mga interesado, ay tapusin nyo po yung video na to. Nang sa ganun, ay magkaroon po kayo ng idea. Alright? So, una-una guys, ay yun nga, syempre, dapat may laman ang inyong coins.ph. And then, ang gagawin nyo lang ay very simple po, no? I-click nyo lang itong cash out. Ayan, tapos, hanapin nyo po si Palawan Express. Asan siya? Ayan, nandito po, no? So, ayan po si Palawan Express, pera padala. So, ang gagawin nyo lang ay i-click po yung Palawan Express. And then, ayan po. So, ilalagay mo yung amount na gusto mong i-cash out. Sabi niya dyan, please be advised that some Palawan Express pera padala branches may be closed due to general community quarantine. So, syempre, no, hindi mo naman i-cash out ito dun sa Palawan Express na sarado. Alright? So, i-check mo muna kung bukas ba yung Palawan sa inyo, nag-ooperate ba sila. Kasi kung sarado yan, eh, hindi mo talaga maka-cash out yan. Pero tingin ko naman, no, karamihan naman ng Palawan ay bukas. Alright, so pwedeng-pwede po natin i-cash out yan. So, gagawin natin ay let's say magka-cash out tayo ng 500 pesos. Ayan, type mo lang 500 pesos. Then, click mo lang itong next. Kung may kita mo guys, no, nakalagay doon, 15 pesos po yung bayad pag nag-cash out ka. Alright, ng 500 pesos papuntang Palawan Express. Kapag nasa 1,000, parang nasa 30 pesos po ata. Ayan, 1,000 pesos, 30 pesos. So, meaning ay 15 pesos per 500 pesos pag nag-cash out po kayo dito kay, papuntang Palawan gamit po si coins.ph. So, click lang next. Then, dito po, fill up lang yung pangalan. Pangalan po ng padadalahan. Kung ikaw yan, pwedeng-pwede. Kung iba yan, pwedeng-pwede rin. Basta, first name, ilagay mo yung first name. Let's say, yung first name mo ay si Juan. Tapos, middle name, pwede rin ilagay. Pero okay lang kahit middle initial lang. Tapos, last name, let's say, Cardo. Ayan. So, dapat, tama po yung spelling, no? Tama spelling ng pangalan. Tama rin yung middle initial mo na sa ganun ay di ka magka-problema kapag kinash out mo na yan. Recipient's phone number. So, ilagay mo yung recipient's phone number. Phone number ng iyong padadalhan. Alright, para si coins.ph or si Palawan ay magte-text sa kanila or sa'yo na pwede mo nang i-claim or pwede mo nang i-receive yung pera na ika-cash out mo dito kay coins.ph. Tapos full address. Itong address ay ilalagay mo lang kung saan ka magka-cash out. Let's say ako po ay taga Mobo dito sa Masbate. So ilalagay ko lang Mobo Masbate. Kung ikaw ay taga Maynila, no, tapos taga Tondo ka, ilagay mo Tondo Manila. So hindi naman as in full address talaga na ilalagay mo pa pati street, pati barangay, hindi naman po ganoon, no. Kung anong lugar lang naka-istasyon yang si Palawan po ninyo, no? Then, of course, next dyan ay click mo lang yung next. Pag kinlik mo yung next na yan, automatic guys, no? Ang gagawin mo lang ay maghintay. Alright? When I say maghintay, mag-generate po yan sila ng reference number kung tawagin. Kasi yun po yung ating nilalagay, di ba? Pag nagka-cash out tayo sa Palawan Express. So, iti-text po nila yan dun sa number na ilalagay mo dito at dito mismo sa coins.ph, no, magsisend din sila ng information na pwede na ngang i-cash out po, no, si pera mo dito kay coins.ph papuntang Palawan. Alright, so kapag
nag-cash out ka guys ng Sabado o kaya Sunday, marireceive mo yung text or pwede mong i-claim yan Monday, weekdays lang. Kapag weekend ka, ulitin ko, no, nag-cash out ka ng weekend, let's say Sabado or Linggo, makakuha mo yan, makaka-receive ka ng text, Monday na po, no, Monday na, weekdays na. So, syempre, magka-cash out ka pwedeng Monday. Kapag Monday ka nag-cash out, within Monday, marireceive mo din ang text hanggang Thursday, no? Kung anong araw ka nag-cash out, from Monday to Friday, marireceive mo din agad yan. Pero pag Friday ka na nag-cash out, hindi mo marireceive ng Sabado yan, hindi mo marireceive ng Sunday, marireceive mo yan Monday. Alright? So, ganun din. Pag Sabado ka nag-cash out, marireceive mo yan Monday. So, wala po sila pag weekends. Weekdays lang po, no? So, sana maliwanag, guys. Now, anong klaseng information ba or reference number ang ibibigay po ni Coins.ph para makash out muna yan sa Palawan Express? Ito po yung itsura niya. Pakita ko sa inyo, no? Punta tayo sa history. Tapos, punta tayo kay Palawan. Tawag dito, magbibigay naman po yan sila ng reference number. Let's say nag-cash out ka nga, no? From coins.ph to Palawan. Instant payment. Wait lang guys, ha. Hanapin natin. Andito lang yun. Sorry ha, madami na kasi akong transaction dito sa aking coins.ph. Ayun guys, so ito po, no, ang itsura na matatanggap mo dito kay coins.ph pag ready nang i-pick up or i-receive ang pera sa Palawan Express. So ito po yung nakalagay, no, kompleto naman siya. May transaction reference number. Ayan, so ito yung ilalagay mo doon mismo sa form na sinusulatan po, no, dito sa Palawan. Tapos, syempre, ito yung nilagay mong information. So, ilalagay mo yung pangalan, middle initial, syempre, tapos apelyido, tapos yung number. And then, yung amount, let's say 2.5, ang pinadala mo, so 2.5 ang i-receive mo. Alright, so ganun lang, ang sender ay si coins.ph. Alright, so ilalagay nyo guys ay coins.ph yung sender kapag nag-receive na kayo dun sa Palawan. So, para nakalagay kasi dun, di ba? Receiver. So, a receiver, yung pangalan na inilagay mo dito sa coins.ph. Tapos, ilagay mo yung number, syempre, cellphone number mo. Tapos, sa sender, guys, ilagay mo si coins.ph. Alright? Ilagay mo lang coins.ph yung sender. Alright? So, pwede mo nang i-cash out yan. Ganun lang siya kadali. Actually, guys, no? Very simple lang naman siya. Kaya, ayun nga, no? Pwede po dito mag-cash out talaga kay coins.ph. And ayun nga, no, ang maganda rito kasi convenient siya, no, convenient siya. Hindi mo na kailangan magpunta pa sa Palawan para magpadala. Let's say gusto mong padala dun sa kamag-anak mo, sa kakilala mo, tapos through Palawan. So, hindi mo na kailangan pumunta sa Palawan, maglakad or sumakay pa para makapag-send ng pera papuntang Palawan. So, through coins.ph, pwede ka na mag-send papuntang Palawan. So, ganun lang siya ka-easy ang gagawin. And, ayun nga, convenient siya para sa atin. So, yun lang guys ang gusto kong i-share sa video na to. Maraming salamat and God bless you po.